Okay po. So good afternoon, Atomians. Thank you so much for giving your time para po matutong muli ng additional po na mga kaalaman sa ating Atomy business. And before we start, yan, magre-recite po tayo ng ating company motto. May I request everyone to please unmute your microphones so we can recite our company motto together. Yan po. Good. Ayan. Thank you for joining, Ms. Bell. Ready position, please. Yep. Yep. Company motto, go. Cherish the spirit. Create the vision. Follow the faith. Serve in humility. Aja, aja, aja. Aja. Ayan. Thank you so much po. Kindly mute po muli ang inyong mga microphones. Ayan. And today po, ayan, ang isa sa mga mahalaga po talagang topic na kailangan nating i-discuss sa ating Atomy business. And ayan po ay ang Salesman Code of Ethics. Okay po, ayan. So, di ba po lagi po nating nakikita yan before sa center. Pero hindi ko lang po sure kung nababasa po ninyo, nakapaskil po yan sa dingding. And maliban po doon is, syempre, ito din po ay makikita natin pag po tayo ay mag-re-register. Ayan. So, syempre po, hindi na po nag-second page yung ating, ano, yung ating PowerPoint. So, ulitin po natin kasi tayo po ay live. Ayan. Kita pa rin po yung aking screen? Yes po? Okay po? Ayan. Atomy Salesman Code of Ethics. Code of Ethics, ayan. Siyempre, ayaw niya po mag-next page. Ayan. Try po natin ulit. Last na last. Ayan. So, siguro dito na lang tayo. Pero try natin one more time. Ayan. Kita po ang second page. Okay. Ayan. Thank you so much. Ayan. So, ethics. Ano po ba ibig sabihin ng ethics? Sabi po dito, ayan. Thank you kay Google. Sabi niya, moral principles that govern a person's behavior or the conducting of an activity. So, moral. Diba? So, dapat ano po, kung ano yung tama, kung ano yung matapat, diba po, yung ina-uphold po ang honor, diba po, responsible choices, diba, and responsible actions. So, yun po yung napapaloob sa ethics. Ayan. So, dito po natin makikita madalas talaga yung atin pong Salesman Code of Ethics. So, pagka magre-register po tayo ng new member, kadalasan po ang gagawin na natin, kiniklik na natin yung all agree. Di po ba? Or ano po, dun po sa mga naka-experience na mag-register ng new member. Pero, binasa po ba natin? Or alam po ba natin yung napapaloob dito sa member agreement at doon sa Salesman Code of Ethics? So, yan po yung i-discuss natin today. Ayan. So, sa makikita nyo po dito, member agreement number 1, di ba? Promote and sell Atomy products to ultimate consumers and not sell or display those products in retail sales or service establishments. Ayan. So, ibig sabihin po dun sa mga spa, ayan po, sa mga ano po, hindi po dapat siya binibenta doon, di po ba? Sa mga ano po, sa mga retail stores, ayan, so iiwas po natin na magbenta at mag-display ng mga product na ito kasi ang atin pong company is an online shopping platform. Kaya po, yun yung atin pong binibuild or ini-encourage. Di po ba yung online shopping mall? Okay, next. Maintain the highest standards of integrity, honesty, and responsibility in dealing with the company, consumers, and other members. So, napakahalaga po talaga no, integridad natin bilang isang Atomian. Kailangan ipakita po natin na tayo po ay matapat sa ating mga business transactions, sa ating mga presentations. Di po ba kapag po ini-introduce natin ang Atomy sa ating mga kakilala, kailangan po responsable din po tayo sa pag-disseminate ng mga information. So, walang exaggeration of benefits. Hindi po ba? So, kasi po, tayo po ang nakaharap sa tao. So, tayo po ang nagiging representation din po ng Atomy Company. And then,
as the member as a self-employed independent contractor will be operating his or her own business, making individual decisions, buying and selling of the products available through the company in his or her account. Okay po, so ito po yung palagi nating naririnig na ang bawat isa po sa atin ay individual business owners. Kaya po, tayo po ay hindi po tayo empleyado ng Atomy Company. Tayo po ay independent contractor. So lagi nyo rin po yung maririnig sa mga lectures ni Chairman Park Han Gil, di ba? Na mga kontraktor, imbis na mga members, ang madalas nating naririnig, kontraktor, di ba po? So dahil tayo po ang gumagawa or gumagalaw ng ating Atomy business, so kailangan po yung mga decisions po natin sa ating business. So tayo po dapat yun, sa atin po nang gagaling. Okay po ba? Ayan. So, Atomy Salesman Code of Ethics. Ayan. This is an inevitable process para daw i-prevent ang mga unwanted disadvantages and to encourage yung long-term na paglago ng business na nakabase po sa mutual trust between members. Diba ba? So, kailangan po nabibuild talaga yung trust. Diba? Kahit saan pong klase ng business. Lalong-lalo na po dito sa Atomy kasi we are a people business. Hindi po ba? Kaya po, pagka nasisira po yung trust, wala na rin po yung respeto. At pag wala na po yung respeto, hindi po ba? So, hindi po tayo makakapag-establish ng grupo na maganda. Nasisira po yung business natin. Ayan po. And sabi nga po dito, kaya nga po tinatag or kaya nga po in-establish itong code of ethics para po protektahan din po yung mga members sa unwanted disadvantages. So marami po yung didiscuss natin along the way, katulad po ng na-expire yung or yung product is hindi sira siya or hindi na maganda yung quality niya, di po ba? So paano tayo mapoprotektahan against that? 'Di ba? Yung pala hindi siya binili sa online shopping mall. 'Di po ba? Malapit na pala yung expiry kaya nakuha siya ng mas mura. So mga ganung klase ng scenario. Ayan. So hence there will be strict enforcement of penalty in violation of the following code of ethics depending sa severity of the action. Ayan po. So baka po kasi isipin po ninyo na ay ano lang naman yan, standard procedure lang naman yan na nilagay lang yan dyan tapos click mo lang yung ano check, yung checkbox. Di po ba? Baka hindi nyo po alam kung gaano po ka-grave yung mga consequences kapag ka nilabag natin itong mga code of ethics po na ito. And ang masakla pa po is hindi mo alam yung mga dapat nating sundin dito sa code of ethics tapos nakapaglabag ka na pala, 'di ba? Tapos malalaman mo lang suspended na yung account mo or worse terminated, 'di ba? So iiwasan po natin 'yan. Kaya dapat po as an Atomian, as a business partner, kailangan alam din po natin itong mga ito. Kahit hindi ka business partner, kahit na consumer ka lamang po, dapat ipakala po natin itong kaalaman na ito sa ating mga Atomy members. Ayan, number one, false illegal duplicate registration. Ayan. So ito daw po ang pagre-register ng isang tao na walang consent niya or niregister mo siya na maling information ang ginamit mo or dalawang beses siyang niregister. O kaya mag-asawa sila tapos magkahiwalay sila ng registration. So ito po ay against sa membership registration rules ni Atomy. At ito po ay, ang sanction po dito ay termination. Ayan, kasi meron po tayong mga members na kagustuhan nilang ilipat ng linya yung member. Ire-register nila, papalitan nila yung dulo ng PIN number. Ayan, so yun po yung mga ninja moves. Di po ba? So mali po yan. Lalo na po kung kunyari natakbo po kayo ng ano, nag-challenge kayo ng mastership tapos nag-duplicate or illegal registration po kayo ng member tapos may mga PV na pumasok. Pag nalaman po yan ni Atomy, ayan, so ma-invalid po yung inyong mastership. So sayang naman po. So kailangan
bakit pa tayo lilihis dun sa mga rules ni Atomy, hindi po ba? So, mas madaling sumunod kaysa mag-explain kung bakit nako-commit yung ganong klase ng mga ano, ng mga gawain, hindi po ba? Ayan. And then, alam naman po natin na pagka legally married po, hindi po yung live-in na legally married po, ayan. So, kailangan isa lang po yung kanilang account. Kasi may iba po mga pasaway na lilipat ko to ng linya or nasa kabilang, ano siya, nasa kabilang grupo siya. Register ka dito sa amin, gamitin natin yung details ng asawa mo. Ayan. So, ano po, pagka meron pong nagsumbong kay Atomy, ayan. So, syempre, termination din po yun. Okay po. Or, meron din pong mga ways-ways na niregister ng PIN, tapos pagdating sa'yo, gusto mo ilipat sa grupo mo, niregister mo using brand. Ayan. So, it's also an illegal registration. Ayan. So, iiwasan po natin yung mga ganong klase ng scenario. Lalong-lalo na po yung sa PIN. Sa PIN. Kasi po, mahihirapan din po kayo. Ikaw din po as a sponsor, ikaw din magpapaliwanag niyan. And yung member mo, mahirapan siyang mag-apply ng verification of membership para po pumasok ang kanyang commission. Ayan. So, kailangan let's do it right the first time. Next, false or exaggerated advertisement. Ayan. So, mali daw po. Ayan. Mahigpit na ipinagbabawal po na i-mislead natin ang mga tao by providing yung mga exaggerated na mga impormasyon tungkol sa company, tungkol sa products, tungkol sa compensation plan. Di po ba? So, kahit na ano daw pong mga representations other than the official information na provided ng company, so dapat hindi daw po natin yung ibinibigay. Kailangan yung mga provided lang ng company. Ayan. So, kaya example po, meron din po kasing mga members kasi based on their personal testimony, for example, na yung toothpaste natin na propolis ay naging effective as a type of feminine wash, hinalo nila sa tubig. Ayan. So, pagka ganyan po yung ating inadvertise sa ating mga social media accounts or tayo po ay nagkaroon po tayo ng group presentation tapos yun po yung shinare natin, di po ba ayan? So mali po yun kasi ang ano po ba talaga ang use ng ating Atomy propolis toothpaste, di ba? Para po ito sa ating bibig, sa pagtututbrush po ito, paglilinis po ng ating oral, ano po, di ba? Sa oral care po natin yan. Okay, so pagka ikaw, personal testimony mo talaga eh, na talagang naging effective siya as feminine wash, talagang nanindigan ka. So, pwede mo naman i-share yun sa mga malalapit mo lang na kaibigan. You can suggest, di ba, try, baka i-try mo or ganyan, pero never advertise and never claim, di ba po? Although, alam po natin na maganda ang antibacterial properties ng propolis, is huwag niyo pong i-advertise kasi exaggerated information po yun other than the official information provided by the company. Ayan po. And sa atin pong mga supplements, wag din naman po nating i-claim na ito po ay nakagagaling. Bagkus, maaari po nating sabihin na ito po ay nakatulong na mag-manage ng mga sintomas. Diba? Kahit alam po natin na hindi, muhim lang talaga nakagaling sa cancer nung kaibigan ko. Ayan. So, ano po? So, personal testimony na lamang po yan. Pero wag niyo po itong i-exaggerated na advertisement. Ayan po. And also, ano po, wag naman po din tayo na kung makapag-recommend po tayo ng product, ano, akala po natin mga doktor tayo. And then, the term patient or pasyente, hindi nyo po yun pasyente. Unless kayo po ay doctor, so iwan na po natin yung term na yun sa ating mga professionals, yung mga doctors po talaga. Ayan. So, pwede mo sabihin na, ah, yung member ko na may ganitong sakit. Pero huwag mo na sabihin na, ah, yung pasyente ko kasi, yan, pinatay ko siya ng hemohima, yan. Diba po? So, nakakaloka naman po yun. Ayan. Next. Personal websites and promotional material regulation. Ayan, ipinagbabawal po na ibenta ang Atomy products through mga personal websites, mga bidding sites. Ano ba yung mga bidding sites? Diba, ito po yung magpo-post ka ng product, tapos magsiset ka ng amount of time, tapos magbibid yung mga tao or mga customers ng price. And then pagka kung sino may pinaka
mataas na price for that given amount of time sa kanya mapupunta yung product. So, yun yung mga bidding sites. And then, sa mga blogs po natin, ayan, ang mga homepage or sa ating pong mga YouTube channel, ayan po. So, huwag po nating ibenta yung ating pong product doon. Lalong-lalo na rin po sa mga other online shopping platforms. Alam na alam po natin yan, like Lazada or Shopee. Ayan po. So kasi meron na rin po tayong naging case na ganyan na hindi po natin alam at first na ganito po kasi nga hindi aware sa mga ganitong klase ng mga regulations. So ang ginawa niya is nagbenta siya in Shopee, 'di ba? Innocently, hindi niya kasi alam, 'di ba? Member lang po siya, hindi siya nakaka-attend ng mga seminars and lectures. Ayan, so nakapagbenta po siya doon. So ang mangyayari po, yung direct sponsor niya pati po yung center is damay po 'yon. So si member mas bibigyan siya ng chance na magpaliwanag. Ayan, tapos masususpend yung account niya. Ma-freeze yung account niya, may pumapasok na mga points, pero hindi niya makukuha yung commission. Ayan, so minsan po, si Atomy, 1 month, yung iba six months if you freeze yung account. Di po ba? So, sayang. Di ba po? So, ito nga po yung sinasabi ko na kailangan aware tayo. And ikaw mismo, dapat ipapaalala mo to sa mga members mo. Kasi pati ikaw as a sponsor ay damay. Pati po ako as your center head is damay. Pati po ang ating center, pwedeng-pwede din pong i-close or i-terminate. Kasi sa Korea may ganyan din po. Ayan po, di ba po ang nangyayari kasi yung ibang mga members, bumibili sila na in bulk, ibebenta nila ng mas mura sa ibang online shopping platforms. Dahil po sa kagustuhan nilang ma-dispose yung product, so mali po yun kasi nasisira din po yung chance ng iba nating members, di po ba, in doing the business. And sabi din po dito sa number 3, it is also illegal to use the company logo or name sa mga personal websites or business tools, materials without the company's consent. Ayan, so before po kasi gumawa ako ng ating pong product catalog, product price list na may mga pictures, yung ating pong flyers. Kasi po, every now and then, nag-change yung product line. So, to prevent yung matagal na pag-update, ang ginawa ko po, gumawa na lang ako ng sarili. But before ko po yun i-share sa iba pa po nating mga consumers and members, is nag-message po ako sa Atomy kung ia-allow nila. Ayan. So sabi nila, hindi nila ia-allow. So kaya po ang nangyari noon, nag-print lang ako for my personal use. Ayan po. And pag meron din po kayong mga websites or mga YouTube channel, ayan. So ingat-ingat din po tayo sa paggamit ng company logo and company name. Ayan. Number 4, voluntary product purchase regulation. Okay, so ano to? Yung mga members daw po natin ay hindi po pinahihintulutan na i-force ang kanilang mga downlines or kanilang mga consumer na mag-purchase ng products. Ayan po. For the purpose of registration or withdrawal. Ayan. So, ano, wag nyo daw pong i-force na, bumili ka na, mag-withdraw na yung account mo. Ayan. Wag nyo pong i-force, pero i-remind nyo po. And sa registration natin, alam naman po natin yan na wala pong kailangan na i-purchase for membership. Ayan. So, wag din po nating sasabihin nyo na, kailangan bumili ka na ng 10,000 points of products pag nag-register ka. Ayan. So, misleading din po yun. Ayan. Pag na-report po kayo sa head office, hindi po ba? Ayan. So, meron pong sanction yan. And, ayan po, sabi po dito, yung mga unreasonable purchasing, katulad po ng sa mga mastership, tapos pinilit mo na mag-purchase ng 500,000 PV. Ayan. So, yun din po kasi yung nagiging cause kung bakit hindi po na kung bakit po nagkakaroon ng pag-stock ng mga products sa bahay kasi bumili po ng products para ma-achieve yung mastership. So, hindi naman po kaagad na dispose and it's other than pure consumption. Ayan po. Pero pagka malakas naman po kayo sa pag-share or pag-dispose ng products, wala po tayong problem doon. Pero again,
hindi po natin dapat i-force ito sa ating members. Number 5, inducing line changes. Ayan, so sabi dito, the company strictly prohibits recruiting between lines. Ayan, so yung cross line mo, di ba? Ni-recruit mo, hindi ka sinusuportahan dyan sa linya mo. Umipat ka na dito sa ano sa linya ko, suportahan kita. Diba po, ayan. So, bawal po yun. Diba po, tatandaan po natin, diba? Hintayin nyo po na ma-expire yung member. So, kunyari, hindi na siya member, tapos ikaw yung nakapag-encourage sa kanya na, uy, mag-ano ka uli ng Atomy business. Ayan. So, pwede po yan. Pero yung gusto nyo po talaga na abnormal change of sponsors na ano, active pa yung account nyo dun, tapos palilipatin mo sa linya mo, register mo yung anak mo, dito ka lang sa kabilang linya. Ayan. So, bawal po yun. Pag may nag-report po sa inyo, ayan. So, lagot po kayo kay Atomy. Ayan. Kasi masisira po yung mutual trust between the members. Imaginin mo yung cross line mo. Sinulot mo dun sa ano, dun sa brother line mo, 'di ba? Ayan. So masisira po yung ating respeto sa isa't isa. Ayan. So iwasan po natin 'yan. Number 6, monetary and product exchange. And the company strictly prohibits monetary or product dealings between members, ayan, which cause illicit use of credit cards. Ayan, so hanggat maaari po, ayan po, is i-process po natin yung ating mga product orders using card, debit card, GCash, or cash. Ayan po. So, iwasan po natin ang manghiram po ng credit card tapos hindi po nasisettle. So, nasisira din po kasi yung relationship ng mga members. Ayan. So, wag din po nating i-encourage na i-connect yung ating ibang mga members dun sa mga kakilala natin na may credit card, tapos i-guarantor mo, dun po nag-uugat yung mga nasisirang mga business relationship. Ayan. So as much as possible talaga dapat is you process the order dun sa account ng member using their card, diba? Debit or credit card, GCash or cash. Number 7, maintenance of members' dignity. Unethical behavior of Atomy members, such as personal issues between members, violence, reckless slandering, and defaming other members that damage their character are forbidden. Ayan. So, kailangan po i-maintain natin ang dignity ng ating po mga members. So, pag may nalaman po tayong hindi maganda tungkol doon sa isa nating member, ayan. So as much as possible, let's just keep it to ourselves. Huwag na lang po nating i-marites kasi po masisira din po yung line natin. So for example, downline mo, 'di ba? Tapos kinuwento mo rin dun sa iba mong downline. So nasisira na rin yung ano, yung respect at saka yung ano po, kumbaga you have already poisoned the well, 'di ba? Kasi dun sa sinabi mo, yun yung tatatak dun sa tao na ay ganyan pala si ano, ganyan pala si ganito. Okay? And then also, ayan, yung slandering and defaming. Ayan, maling-mali po yan. Pwede po tayong ireklamo sa head office pagka ganyan. Violence, ayan. Syempre, bawal na bawal din po yan. Basta kahit po ano na makapagda-damage sa character ng isang member, ayan, so iwasan po natin yan. Number 8, luring other businesses. It is strictly forbidden to recommend other MLM businesses, advertise or sell the products to existing Atomy members. Pag ang member po ay sales master na and higher, matoterminate po ang inyong membership. Ayan. Pati na rin po yung inyong mastership. Pag po na-confirm, pag po may nagreklamo po sa inyo, hindi po ba na ano po, member kayo ng ibang multi-level marketing business tapos nag-advertise and nag-sell ka pa niyan, 'di ba? And nag-post ka pa sa ano mo sa Facebook page mo ng ano, 'di ba, ng other MLM products. Tapos sales master ka sa Atomy. Ayan. So, bawal na bawal po yan. Siyempre, ano, given na po yan, di ba? Kasi pagka, ano ka na, pagka nasa Atomy ka na, tapos business partner ka na, di ba? Wag ka na pong maghikayat.
'Di ba? Yung iba kasi nag-join tapos ang purpose pala nila mag-aano pala sila magre-recruit, doon pala sila ng prospect kay Atomy. Magre-recruit sila sa iba. Ayan. So that's very unethical. Kaya po pag kayo po ay na-report, ayan. So goodbye Atomy membership. Ayan. Pwede pa pong may chance na hindi na po kayo papayagan ni Atomy na mag-register uli. Ayan. Number 9, protection of personal information. Members must thoroughly protect the personal information of consumers. Ayan. Kailangan po confidential yung mga personal information. Since nagre-register po tayo and binibigay po sa atin yung kanilang mga personal information, birth date, iba, per address, contact number, TIN, or brand. Ayan po. So wag po natin itong yung unresponsible na pag-i-store ng mga ganitong klase ng information na may chance na ma-hack ang inyong mga files or ano po, nag-open kayo ng inyong email sa public na ano, tapos nakita doon yung mga information ng inyong mga recruits. Ayan. So maling-mali po yan kasi kailangan po sinisecure natin yung kanilang information. Ayan. And then number 10, ayan, this is the last, ayan, obeying the rules and regulations. Ayan. So kailangan po maintindihan ng mga Atomy members, ayan, na kailangan nating sundin yung mga rules, 'di ba? Yung mga laws ni Atomy. Kasi ito pong mga laws na ito are set in place, 'di ba po, para protectionan tayong mga members. And of course, para na rin po 'yun sa company, 'di po ba? Kasi po tayo yung magre-represent ng Atomy sa ibang tao. So kailangan po i-uphold natin yung principles, 'di ba, na meron si Atomy, 'di ba? Ano yung honesty and integrity at all time, tipo ba? Ayan. So meron nga po dito sinabi din na kapag po tayo ay lumabag po dito sa mga rules and code of ethics na ito, ang atin pong account ay masusususpend or worse na matuterminate po yung ating membership. Ayan. So also, ayan o, sabi dito, all connection with the company will cease upon termination of membership and terminated members may not continue practice of business as member of the company. So imaginein po ninyo, di ba? So nasa mastership ka na with Atomy or nag-i-income ka na kahit wala ka pa sa mastership tapos lumabag ka dito sa mga nabanggit na Salesman Code of Ethics and then terminate ka, wala ka ng chance na bumalik. So, sayang naman po. Ayan. So, yun po ang ating mga Salesman Code of Ethics. And with that, I will give you time po na magtanong, tipo ba, yung mga gray areas po. Baka may tanong kayo about sa membership, kunyari, brother line, tapos naging mag-asawa, paano yun? Or ano yung mga ano pa yung mga additional na mga bawal or mga na-encounter ninyo na sa tingin ninyo, ay baka maano na ako, masasanction ako ng suspension. Ayan. So, pwede po kayong magtanong. Raise your hand lang po or mag-unmute po kayo ng inyong microphone. Okay. Yes po. Sa kay, ano nga, sa case ni Samuel, paano yun? Okay. Inano ko na ulit eh. Chinek ko na ulit. Active yung membership pa rin. Ayan, okay. So, para po dun sa ating ibang... Nakausap ko naman siya. Sabi ko, sir, meron ka po kasi di ba previous na ano, na membership. Yeah, sabi niya, ganyan, pero long time ago na yun, di ba? Kasi ang ano, is one year lang na hindi mag-PO. Sabi ko, ano na yun, nag-deactivate na yung membership mo, sabi ko. Kasi sabi niya, hindi naman siya nag-PO doon kasi nga sa akin naman siya nag-aano, di ba, ng mga products. Sina, tinanong ko sa kanya kung okay lang kung may mga papipirmahin ako. Okay lang daw. Okay, so para po dun sa ano po, sa kaalaman po ng iba nating mga members today. So ang ganito po yung naging case with Miss Bell. So meron po siyang consumer na lagi pong bumibili ng hemohim. Ngayon po, gusto na pong mag-register as a member. Kasi ano lang, umu-order lang ng product kay Miss Bell. So ang nangyari po is
binigay na yung information, tinry na natin i-register, hindi po ba? But hindi po nag-go through yung registration. So itinawag sa head office, ang sabi sa head office is may existing membership si Sir Edwin. Ayan po. So in-interview na ni Ms. Del si Sir Edwin, sabi ni Sir Edwin, member nga siya before, but many, many years ago, wala pa ang Atomy sa Philippines. And hindi po siya actively na umu-order sa kanyang account. Diba? So, hindi niya po alam na ang kanyang account ay ino-orderan pa pala ng kanyang, siguro isa sa kanyang mga sponsors. Ayan. So, ngayon po, nagre-request po tayo ng account termination para po ma-register under sa account ni Miss Bell, under ng group ni Miss Bell. Ayan po. So, ang sabi sa head office is papirmahan lang po nung form. Meron po kasi niyan unauthorized purchase or unauthorized na registration. So, ang mangyayari po doon is ititrace po kung sino yung sponsor na pinagtugtungan ni Sir Edwin, and then kukontakt po yun ng Atomy head office, and then ipapaliwanag na si Sir Edwin ay magre-register sa ibang team pero active pa siya sa ibang grupo kasi ino-orderan pa yung account niya. Ayan. So pwede ka naman mag-order sa account ng iyong member, pero make sure na aware din naman po sila, di po ba? Kasi yan, katulad po ng ganitong case. Ayan. So pagka na-fill up na po lahat yun, is yan na po, magpa-process na po yung account termination. So lahat ng PV ni Sir Edwin sa kanyang previous account, yan, will be gone, and then dito na po siya sa team ni Miss Bell mag-i-start. Ayan po. So may karapatan din po na yung member is pumili siya ng sponsor niya. Ayan po. Ayan. So any other questions pa po? So ibig sabihin, pagka yung may member ako ganyan, pag nainis siya sa akin, so pwede siyang magpa-terminate. Ano po, pagka kunyari hindi na po niya gusto i-continue yung membership sa inyo, wag naman po, no? Ano po, ang mangyayari po niyan is ito-terminate niya po yung account niya. Kaya lang po, pag terminate yung account niya, 1 year, yun po ang alam ko ha, 1 year bago ka makapag-register sa iba. Pero yung case po kasi ni Sir Edwin is lilinawin natin sa head office since alam nga niya wala siyang active na membership kasi for so many years na, hindi po ba? Yan, so yun po yung i-contest natin sa head office. Pero kung kunyari, ay, terminate ko na ito kasi lipat ako sa kabila. Ayan, so maging ka po ng 1 year bago ka makapag-register uli. Yes. Okay. Ayan po. Any questions pa po? Kay Miss Louie, may question ka po, Ma'am Louie? Wala naman po. Wala naman po. Okay. Ay, si Miss Rems. Hi, Miss Rems. Yes po. Kasi yung sister ko, di ba, nag-ano siya, nag-YouTube. Dito ko nag-post siya sa YouTube account niya. Pero nakalagay lang naman, evening skincare routine. Mm-mm. Ito nga pinapanood ko ngayon. Tapos, naka-hashtag Atomy, hashtag Atomy Philippines evening routine. Mm-mm. Yung mga ganun ba? Bawal? Kasama ayan, ba siya dun? Ayan, so good question din yung sinabi ni Ms. Remy. Ayan, pag ganyan po, kasi diba personal blog mo, basta ang hindi mo purpose na ibibenta mo siya. Kumbaga, nag-vlog ka kasi na gusto mo i-share. Kunyari, best sunscreen, Atomy sunscreen. That's your opinion na po. Pero kunyari, ibibenta mo kasi siya doon, bili kayo sa akin, tapos kontakin ninyo ako, ito yung presyo, ganyan, or pinasok mo sa marketplace, ganyan. Basta ang purpose mo is naging selling, ayan, dun po yung mali po yun. Pero pagka, di ba kaya po pag nagpo-post tayo sa ating mga Facebook accounts, di ba, ano lang po, yung description lang, mga benefits ng product, tapos message me for more details, ayan. Or pagka meron po tayong YouTube na video, ayan, pinopost natin sa sinishare natin sa Facebook. Ganun din, message for more details. Basta, ang bottom line is, hindi selling yung goal mo. Mm-mm. Kasi yung goal niya is to create curiosity and then imi-message. Yes. Parang ganun lang. Opo. Para mayroon tayong leads, di ba? Magkocontact yung kanila. Kasi monetize na yung YouTube niya kaya natanong ko na kasi. Mm-mm.
Okay lang naman po yun. Okay lang naman yun. Ayan. Ayan. Any questions po po? Additional? Ay, yes, yes. Meron siyang pwesto talaga. At nagkataong nag-online selling. Inad lang niya si Atomy Products. Siyempre kasama ka rin niya sa iyo online niya. Papayag yun. Ayan. So yun na po kasi. She wants business. And siyempre pag business, there is selling. Diba? Talaga namang ano yan. As a member, okay ka lang naman din pag-bet eh. Diba? Kaya lang, ngayon kasi nausa na ang online, di ba? Even nga yung mga chocolates, mga ano, di ba? Ino-online nila talaga yan. Pero doon sa pwesto naman niya, hindi naman niya inaano na, sinasama lang niya, yan, di ba? Isasama lang niya si products ni Atomy. O, ano yun? Ayan. Hindi so, naman important eh. Ayan po. So magandang question din yan. Basta po, other than the online shopping platform, pagkalabas na tayo kay Atomy online shopping platform, pagka in-advertise and for the purpose of selling talaga natin siya, is bawal po talaga siya. Nagkakaroon ng sanction pag may nag-report. Pag walang nag-report, ang swerte niya. Pero pag may nag-report sa kanya, ayan, dyan na po nag-investigate si Atomy. Or kunyari, nakita ni Atomy mismo, si Atomy ang kocontact para mag-warning. Or pagka may nag-report sa kanya, ganun po. Pero pwede niyang sabihin ganito sa online niya. Ah, ito ang pinaka-the best na sunscreen. If you're interested, just PM me. Parang ganon. Talaga, naganap talaga ng loop, no? Ayan. Diba? So, hindi ka nagagamit siya. O ano, interesado pa kayo sa ganito? Aba, i-PM nyo lang ako. Yung pwede, siguro pwede po yung kunyari nasaan nag... ang nagla-live selling siya ng damit, tapos pwede niya i-segue na, ayan, ganyan. Tapos pwede niya i-share, I'm using ganito, ayan. So, message me na lang for more details, ganyan. Or better yet, mag-ano na lang siya ng mga videos, how-to tutorials. Mas safe pa yon. Pero pwede i-display sa store? Hindi siya pwede i-display actually. Bawal siya i-display. Dito sa amin, nakadisplay. Opo, bawal po yan. So wala pong nagsusumbong sa kanya. Pag may nagsumbong, ayan. Bawal siya i-display sa store for retail. Bawal din siya i-display sa mga service establishments. So kunyari, may spa. May facial spa. Tapos, ang ginagamit pala nila doon is Atomy products. Ayan. So, pag nagtanong na lang yung, anong ginagamit yung brand yan, you can share. Pero yung i-display mo siya doon, kasi it will also encourage na, diba, buying and selling. Diba? Kaya po, bawal siya doon. Kailangan talaga kay Atomy online shopping mall. Yun yung ano natin, yung ating goal, yung online shopping mall ni Atomy. So, ang pinaka ano pala nila, parang i-member mo ng i-member. Hindi ka dapat magbibenta, parang ganon. Hindi ka dapat mag-display for advertisement and selling. Pwede ka pwede ka naman magbenta kasi may mga members talaga na may mga consumer na ayaw talaga nila mag-member. So ibibenta mo sa kanila ng SRP. Pero hindi mo siya ipo-proactively na display and advertisement. Anong gagawin nila pag naka-display? Ano po? Pag-display na mga Atomy products. Ang usually pagka po ganyan, ang alam ko, diba, kunyari may nagreklamo. Diba? Pag may nagreklamo lang, Miss Bella, pag may nagreklamo, so si Atomy, ititrace niya ngayon or i-visit niya yung siguro yung location, tapos yung i-interviewin niya yung store owner, saan binibili, ititrace nila sino yung sponsor. 'Di ba 'yun yung kakausapin nila? Bakit yung member mo, ikaw na member na nagbebenta sa store, bakit hindi mo ba alam yung yung code of ethics? Tapos hahanapin yung next sponsor, tapos affiliated center. Ayan. So ano na 'yon? Sunod-sunod na 'yon. Tapos doon pa lang investigation. Pwede tapos... rin ako pwedeng mag-display doon sa store sa Mr. Edwin. Oo nga, opo, bawal din po. Sa totoo lang, bawal po talaga pag may nag-report.
pag may nagreklamo talaga. Kasi meron at meron magre-reklamo. Oh, hindi nakita akong ano. Process na yung ano, halimbawa nilagay lang niya dyan. Para kasi, just in case na may magtanong lang. Kunya, yan, parang ganon. Ako nangyari, hindi. Pagka ano, ang pinaka-safe talaga, di ba, yung i-share niya. Ito ginagamit ko, o, oh, kukunin niya dun sa desk niya. Ganun. Pero pagka naka-display, naka-display siya doon for the di bawal nga din po mag ano mag magsabit ng ano eh ng what do you call this yung tarpaulin yung magpo-post ka ng tarpaulin sa labas ng bahay mo that you are a registered distributor opo bawal din po yun yung mga tarpaulin is ano po mga product tarpaulins is si center lang din po ang pwedeng mag ano mag mag-post. Diba sa ano natin sa ng Atomy is mayroong kang kung distributor ka, kung ano ka na. Ay, from the word distributor, of course, you are distributing product. Hindi ka ba pwede? Halimbawa, nag 700,000. You are already a distributor. Yun na yung skill level mo, nakapag-distribute ka na talaga ng mga products. Mga ganun. Pero not really necessary na ano na talagang magdi-display ka talaga ng product. You can introduce, 'di ba? Tapos pagka gustong bumili sa iyo na ayaw mag-member, ayan, you offer the SRP, the suggested retail price. Pero ang bawal na bawal talaga is selling for the purpose of selling and advertising social media platforms sa mga service establishment and yung sa mga malls. Yung, di ba yung mga, ano na tawag doon, yung mga, may mga estante doon. Ayan, so bawal din po yun. Kaya nga po ang center, hindi din pwede ilagay sa mall. Di ba? Hiwalay siya, sa labas siya. Commercial area, pero hindi loob ng mall. Ayan po. So, yun yung mga, ano, alamin natin. Kasi yun, ganyan, nabiktima na po talaga ako dyan. Na yung member ko po, hindi ko alam na nagpasok siya ng ano sa Shopee. Kasi ang lakas ng orders niya sa Shopee. Di po ba? Ang lakas ng orders niya sa Shopee. Tapos minsan may free shipping pa. So yung iba kaysa mag undergo sa ano, so dun sila pumupunta sa Shopee. So nasisira po yung pagpasok ng PV. Pag si Shopee mo kinuha, hindi ka sigurado kung goods pa ba talaga yung product, baka near expiry na. Pag nagkaroon ka ng problema sa product, kunyari yung calcium, iba na yung ano, may discoloration na kahit hindi pa expired at gusto mo ibalik sa company, paano ka bibigyan ng replacement eh hindi mo binili sa online shopping mall. Ayan. So, yun yung mga ano natin. Pero, ano no, hindi po nila talaga matanggal yan. Hindi po ma-eliminate. Andiyan na eh. Especially sa ano, sa US. Diba? Hindi sila, andoon siya sa portal ng ano talaga. Sa Amazon. Diba? Kaya po may mga center din po talaga na natuterminate because of that. As in center na ang natuterminate. Kunyari yung downline niya, tapos nagmakulit, ilang beses pinapasok pa rin sa center mismo ang natuterminate. So sayang naman. Ayun, 'di ba? Napakalawak ng topic din ng ano, Code of Ethics. Yan. Tapos additional information, so kunyari cross-line, nagkaroon ng relationship, naging mag-asawa sila. Paano yun? Eh, yung isa, ano na, diamond master, tapos yung isa, sales master. So, pagka kumikita na po yung kanilang account, sales mastership and above. Ayan. So, hindi na po kailangang i-terminate yung isa. Pwede nilang pagkakitaan yung parehas, silang mag-asawa. Pero po, pagka kunyari magiging mag-asawa sila, wala pang mastership, ito terminate po talaga yung isa. Ayun. Katulad po nung sa case ni Ma'am Louie, kasi yung anak niya niregister, tapos yung ano yan, naging daughter-in-law niya, so magkahiwalay na account yun. Nung naging legally married na sila, so iisa na lang yung account nila, terminated na yung isa. Yes. Ayan po. So, any questions pa po?
Ayan. So I think wala na pong mga questions. Ayan. So pag meron pa po kayo naisip, you can send me a message. And then for my announcement, bukas po meron po tayong global meeting with Crown Master. With Crown Master po. So isa po yan sa mga sponsor natin. Bukas po yan. Ano po yan? Biglang announcement lang po yan ni sponsor Mi Jong kanina. So that's bukas po ng 5:30 ng hapon, if you're able to join. Sisend ko po yung link sa ating pong chat group. And ano po, ang atin pong Crown Master na si Kim Yong Rak ang atin pong speaker. Ayan, so marami po ulit tayong matututunan for that meeting. And then sa Saturday, of course, so magsisimula na po muli ang ating module 1. Ayan, so 8 modules po yan. So I hope maka-attend po kayo. Additional skills din po yan. Ayan, para ma-refresh din po tayo. Invite niyo po ang inyong mga members para matuto din po sila. Ayan. So with that, ayan, so we finished on time. Before we end, let's all recite our company motto. Please unmute your microphones. Atomians, ready position please. Yep. Company motto, go. Cherish the spirit, create the vision, follow the faith, serve in humility. Aja, aja, aja. Ayan. Thank you so much, everyone. And mag-lunch na po kayo. Ayan. Have a good rest of your day. Ayan. Tapos let's try na mag-picture. One. Hindi daw makakonect sila. Francia. Nagtatry siya mag-tubay kanina po. Ayan. One. Two. Teka lang. Ayan. So sana meron din pong nakapag-screenshot. Parang hindi siya gumana. Hello. One, two. Ayan. Thank you so much po sa pag-attend. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye. Bye. Andiyan si Tita Rizelma? Mm-hmm. Tita